Yes, it's happy, happy, happy. Happy na naman tayo, 'di ba? Kasi magkakasama po tayo. And again, thank God at kasama pa rin niyo ako dito sa ating Radyo Magazine. Third hour po ng ating program. Araw ng Miyerkules, ayan, January 20, it's our fifth Kaisa Festival or Fiesta. Okay, para naman medyo ma-appreciate nyo po, bagamat yesterday lang ito, no? Sa mga hindi nakinig kahapon or hindi naka-FB live, so more on the, ano tayo, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. And again, thank you so much po, ano, sa ating public historian na taga Tarlac City, ang ating si Professor Michael Charleston Chua, no, Briones Chua, at kilalang kilala na si Professor Xiao na public historian, ay yung importansya ng kasaysayan ni hindi lang yung mga estudyante ang nakakaalam, kundi everybody, everyone. Baka nakaligtaan na, no? Ng, ang ating kung paano naging lalawigan tayo, kung paano tayo naging Tarlac City, at paano pa yung ilang kwento about our patron saint. So, ibabahagi natin yan dito sa ating Radyo Magazine. So, dyan lang po kayo. Stick around. Yes, mga kabahagi, dito sa ating Radyo Magazine, bigyan daan po natin, ano? Ito yung yesterday na panayam ko po kay Professor Xiao, ang ating public historian. May kinalaman po ito sa ating kasaysayan. Magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Of course, at January 20, ang ating fiesta. Ayan, bakit tayo nagkaka-fiesta? Feast day. At ang ating malapatron is si Apong San Sebastian, ano? So meron po siyang kwento about that and paano tayo naging province at paano tayo naging Tarlac City. So makinig lang, antabay lang dito sa ating Radyo Magazine. Professor Xiao ang ating makakasama. Hey, happy morning. Bumati ka muna. Makasaysayang umaga, Ma'am Leng, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kababayan. Maraming salamat po. Na ano, sorry, kanina dapat tayo, alas 6. Kaso, kakahanda dito sa ating interview. Alas 4 na ho ako natulog. Eh, akala ko, mami. Okay lang. Not chow. Pero okay naman, at least, napagbigyan niyo po ako na ipagpatuloy natin yung ating kwentuhan. Dahil itong araw na ito ay hindi lang special sa akin personal. Pero proud tama. Na ako ay pinanganak sa araw ng bisperas ng piyesta ng ating lungsod. Wow, birthday boy, birthday professor, public historian, happy, happy birthday po. Alam niyo, kahit na birthday niyo, no? So busy ka, mamaya alam ko, 10 o'clock, meron ka kay Senator Loren Ligarda, pero you find time pa rin na makasama kami at ang ating listeners and viewers. Napakahalaga para bukas, alam ko marami kang share sa atin na kwento about our patron saint na si Apong Basti, plus fiesta, bagamat ang Tarlac City nasa 5th Kaisa Festival na siya. So, Prof, 5th Kaisa Festival, yeah. Sure. Oh, gang, ano well, lang tayo. Salamat po, no? 95, diba? Yes, go ahead, yes. Okay. Ito, gusto ko lang ikwento na konti kasi ang una, bago yung history ng ating titi, no? Ay yung ano, yung ating patron. Mm-hmm. Si San Sebastian, ang tawag sa kanya ng mga matanda dito ay si Apo Basti. 'Di ba? Mm-hmm. Pagka nakita mo yung si Saint Sebastian. Ano ito eh, noong bata ako pag nakikita ko siya kasi 'di ba may statwa siya doon sa harapan ng simbahan, 'di ba? Doon sa itaas. Opo. Parang weird kasi 'di ba nakahubad tapos nakatali, may mga pana-pana, no? So, ano siya no? Si San Sebastian, tinatayang siya ay nabuhay noong 256 hanggang 288 AD. Oh. So, kung 2021 na po tayo ngayon, 2021, imagine niyo ho, this is over 1,800 years ago po siya nabuhay. Okay.
1,800 years ago. At siya po ay isang martyr na Kristiyano. So tandaan natin na noong unang panahon, kapag ikaw ay naniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at ipinaglaban mo ito, ito'y pinagbawal sa Roma eh. Noong panahon ni Emperor Diocletian. Kaya ang nangyari ho sa kanya, dahil ipinaglaban niya po, hindi niya ho itinanggi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ay siya po ay itinali sa isang sa isang puno. At siya po ay pinagpapana. No, siya ay pinaano na ng pana. No, at nakakatuwa yan kasi hindi pa ho siya napatay noon. No? Hindi pa siya napatay. Natagpuan po siya. At ang nangyari, ni-rescue po siya ng kanya mga kaibigan. Halimbawa, si St. Irene of Rome. Ayan. Now, ang nangyari dyan, kahit na siya po ay nabuhay pa rin, ayon sa mga kwento ng mga santo noon, ang nangyari ho, ay siya pa rin ay pumunta sa Emperador Diocletian. So, ibig sabihin, hinarap pa rin niya si Diocletian. At ang nangyari pa nga ay lalo siya, of course, na niyari. So, ang nangyari doon ay binugbog ng ng club, no, clubs hanggang siya po ay mamatay. So, imbis na nabuhay na nga siya, lalo natuloy-tuloy yung kanyang kamatayan. At yun po yung isa sa mga lumang santo, kumbaga isa sa mga original dito na santo ng ating simbahan, isa siyang martyr, at siya ay popular sa mga atleta. Bakit? Kasi pag tinignan mo si San Sebastian, yung kanyang representation, matipuno. Diba? Meron kang parang joke sa mga tao, ibang tao, na siya daw yung patron saint ng mga bading. Joke nila yon pero kasi hindi ko alam kung totoong may patron saint ng mga LGBT pero yun ang sinasabi nila. Pero again, he is both venerated in the Roman Catholic Church and the Orthodox Church. At ang nangyari dito ay alam nyo ba na isa sa pinakasikat din na simbahan sa Pilipinas ay ipinangalan kay San Sebastian. Yan ang napakaganda niyan. Ang isa sa pinakamaganda kaya magkaugnay yung simbahan natin, yung ating katedral. At si San Sebastian ng pista ay January 20 po. At ito nga yung San Sebastian Church sa May Quiapo. Doon sa tinatawag na Plaza del Carmen, mayroong isang lugar doon na nandoon yung pinakauna na steel house of worship sa buong Asia, sinasabi. No? Na sa buong Asia, galing pa sa Belgium ang materyales ng mga bakal na ipinantayo ng simbahan ng San Sebastian. In fact, ginawa ko na hong feature yan sa aking showtime. Pakihanap lang po yung San Sebastian Church. Ang simbahan ng ang basilika ng San Sebastian. Naka-upload po sa YouTube. Ngayon po, by the way, isingit ko na rin Tita Leng, San Sebastian Church, may issue siya ngayon sa may Manila. So dapat suportahan yun. Save San Sebastian Basilica. Kasi sapagkat yung meron hong itatayong building sa likuran niya na makakaapekto po doon sa foundation at sa view ng isang national treasure. Imaginin mo, unang steel church sa Pilipinas, maraming artworks na luma na doon, na preserved, at marami ng restoration na ginawa doon dahil yung nangangalawang po yung church eh. So, pero ngayon, nire-restore siya, kaso ito naman, meron na namang tinatayo. So, nakakalungkot pong isipin na may ganitong issue. Kaya sana po, Save San Sebastian Basilica, live campaign po niyan sa ating Facebook. At sana po ay
masuportahan natin yan at sa change.org. Dahil kapartner po yan ng ating simbahan. So yan po ang ano no? Ano to no? Si sinasabi na ni historian Lino Dizon, yung ating Apo Baste ay sinasabing mahimala daw ito noong unang panahon. Ngayon parang hindi na natin nakikilala na mahimala. Pero noong unang panahon, eh ano to, popular itong si Apo Baste sa mga Tarlakenyo. So siguro ngayon dahil nagbago na yung panahon, parang very general na yung pagsamba sa simbahan natin ano sa ano church diyan sa may katedral, nananalangin tayo sa mahal na Panginoong Hesukristo. Pero kung kayo ay Katoliko, ako po ay Protestante na no, pero kung kayo ay Katoliko, napakahalaga na malaman natin ano ba tong background nitong santo na si San Sebastian, na kaya nga tayo ay may fiesta na January 20 sapagkat yan po ang kanyang kapistahan. Okay, opo. So, January 20, yan ang feast day ni Apong Baste. Yes, opo. Diba? Yes, opo. So, ngayon, anything tayo more about Apong Baste? Ano, punta naman tayo dun sa ano, kay dito na sa ating bayan. Oh, magandang mapakinggan natin o makita natin mula sa mga tala. Paano ba tayo nag-start bilang Tarlac-Tarlac? Okay po ba, Tita Leng? Yes, go ahead, Prof. Okay, sige. Ito po, no? Alam niyo po, noong unang panahon, wala po halos nakatira sa Tarlac itong area na to, no? Kundi yung mga Aitas, sinasabi. No? At ano to, hindi masyadong developed. Na, kumbaga, kaya nga lagi ko nang sinasabi, swerte yung ibang mga bayan kasi meron silang pre-colonial history o yung tinatawag na kasaysayan ng sinaunang bayan. Oh, ang nangyari syempre itong ating mga yung ating mga katutubong Aita ay hindi sila nakapagsulat ng history. So kaya kulang tayo sa record kung ano ba yung nangyari noon bago dumating yung mga settlers. Ano? Pero eventually, of course, ang nangyari diyan ay ano, no? Marami daw naging mga bandido. Dahil wala eh, walang nakatira dito eh. So, minsan takot daw ang mga tao na pumunta dito sa mga sa ano sa area na ito kasi 'di ba, may lalawigan ng Pampanga, no? Oh, na matagal nang lalawigan 'yan. May lalawigan ng Pangasinan na matagal nang lalawigan. So, sa gitna noon at Zambales, sa gitna noon ay may mga bandido o katutubong Aita. Oh, so yun yung history natin noon bago dumating yung mga settlers. At at eventually of course may mga settlers from Pampanga, Pangasinan, oh? At sa paligid ng bayan natin, pero hindi pa mismo yung bayan natin. Ang talagang pinagmulan talaga nung lahi natin, at ito, Tita Leng, makikita mo pa rin ito hanggang sa mga, ano ngayon, sa mga nakasettle dito sa ating, yung mga lumang families na tinatawag natin, ay yung tinatawag na mga, tawag dito, itong mga nagmula sa Pangasinan na pamilya na ang pangalan ay mga Miguel. Yan. Si Don Carlos Miguel kasi sila ay sila ay mga taga Pangasinan kaso nagkaroon po nung tinatawag na yung Palaris Revolt. Ayan, nagkaroon ng revolt sa Pangasinan. So siguro aapektuhan tong mga sina Don Carlos Miguel nag-migrate sila. Po. O nag-migrate from San Carlos, Pangasinan, oh? At ang nangyari ay ano to, 1762 yung revolt. Kaya ang nangyari nung nag-migrate sila, oh? Inangkin nila yung lupa, no, syempre kasi, 'di ba? Wala naman titulo-titulo yung mga katutubo, no? So, inangkin nila yung lupa at
eventually nagano sila nagsettle yung pamilyang yung angkan na yon at sila yung nagsimula na i-develop at ano to mga ano yakin pangatatag ding balena ang Tarlac ngayon imagine dalawin ng probinsya ay ito daw yung pinagmulan itong marriage na ito ng mga Miguel at ng Castaneda. Ito na po yung pinagmulan ng iba't ibang clan sa Tarlac na kilala natin. Mm-hmm. Yung Aquino na pinagmulan ni na Mianong Servillano, no? Apo. At saka si Benigno Servillano, Benigno Senior, Benigno Junior, and eventually of course Benigno the Third. Di ba? Mm-hmm. Na Aquino, kilalang-kilala sa buong mundo, Romero, Rigor, Kiambao, at itong mga Briones. So, yung Briones na, ano no, doon naman ako nanggaling. Kasi Briones chua po ako. So, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan at mga kapamilya sa Briones. No? Yan, si mama ko and all of you. Lahat ng mga kapatid niya, lahat ng mga pinsan ko. Actually, part tayo ng original families ng at taga dito talaga tayo. Oh? So, Tita Leng, 26 years after ni ng ano pagdating ni Don Carlos Miguel dito, nung lumalaki na po yung ating mga population, this was in 1788, pinetisyon po ni Don Carlos Miguel si Governor General Felix Berenguer de Marquina at pinoklaman ang Tarlac bilang isang pueblo. So dati, hindi pa tayo town. Eventually nga, 1788, tayo po ay naging pueblo. At tayo po una ay nilagay sa jurisdiction ng Pampanga. Kaya tingnan mo, yung melting pot ang lalawigan natin. Pero yung Tarlac talaga, dyan talaga gumita. Kumbaga sa ilalim po ng Tarlac, south of Tarlac became Kapampangan because that used to be part of Pampanga. Yes, apo. Yung nasa north of Tarlac, Tarlac is what we call the Pangasinan. Province from the province of Pangasinan yung mga yan. Na eventually, hindi lang Pangasinan ang nagtumira dyan. By the 1800s, ito, pinag-aralan to nila Jelly Galang, ano, yung isang istorya natin from Tarlac din, ay nag-migrate po yung mga taga Ilocandia. No, nagpuntahan dito kaya dumami po yung mga Ilocano. So, kaya pag nakita mo yung talagang city natin, ang ganda-ganda ng kwento ng city natin. Mayroon tayong Kapampangan. Of course, nag-settle din yung Tagalog, mga Sambal at yung mga Ilocano. So, kaya tinatawag tayong melting pot. Because of different races. Correct. So, pag makita mo yun, ano, naging first gobernadorcillo, si Don Carlos Miguel, at si Don Narciso Castaneda nga, yung kasama niyang nagtatag ng Tarlac, yan ang ating mga founder, at ano to, si Don Luis Briones, ang sumunod na natin na tawag dito na gobernadorcillo o yun yung mayor ang tawag doon mayor. So yun po yung no, yun po yung ating at saka ang mga nag-administer sa atin mga Augustinians. Ano? Ayon to sa tala ni Professor dito. Si Sarlino din pag talaga ang storya natin na mayroong mga na-research talaga na mga actual documents from the archives. Ano? At yun na nga, noong 1721, no, bago pa man magkaroon ng Tarlac mismo, Tarlac-Tarlac, eh noon pa man, eh meron na palang parokya na dinedicate kay Apo Baste, kay San Sebastian. Okay. At yun na, it makes sense kasi halimbawa, ayon sa isa pang account, under tayo sa actually hindi Augustinian, kundi Augustinian Recollects. Eh yung mga Recollects din po yung pinagmulan nung tinatawag natin na San Sebastian Church sa Quiapo. So, talagang makikita mo na baka nga magkaugnay. At, no? At eventually, na
nag-aaway, may ano, may debate talaga yung mga Augustinians at saka ano no, mga Recoletos kung saan ba talaga galing yung kung sino ba talaga yung nag-under sa Tarlac. Pero mukhang maraming documents na Augustinian yan. But whatever it is, ang nakikita natin dito ay eventually sinabi ni Governor General Claveria noong 1850s na magpalit tayo kayo ng apelido. Kayong mga tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. And this is for easy taxation. At kapag tinignan natin, mukhang na-assign sa atin yung letter T, kaya yung Miguel family, no, yung Miguel Castañeda family, ay nagpalit po ng apelido. At yung apelido po na yon ay Tanyedo. So, yung Tanyedo family, sila po yung pinanggalingan nung Miguel. No? Si Miguel at Castañeda. Tanyedo. At yung teori nga ng mga Tanyedo, dahil si Castañeda, dinrap yung kas at ginawang kas na iwan Tanyeda, ginawang Tanyedo. Opo. So, yun naman, no, yun ang theories. And eventually, yan ang naging simula ng ating kwento bilang Tarlac. Tarlac, kasi eventually nga, yung bayan ng Tarlac, yan din yung magiging basis ng pagkakatatag ng probinsya ng Tarlac. By the time of May 1873, na yung grandson na ni Don Manuel o great-grandson ni Carlos Miguel, si Don Damaso Miguel Tanyedo, ang nagpetisyon naman para tayo po ay maging province. Kaya dati pag sinasabi, di ba, Tarlac town, Tarlac province. Diba? Tarlac, Tarlac. Eh syempre nung 1998 tayo po ay naging city, kaya naging parang independent na tayo. Independent city at Tarlac City na lang ang sinasabi natin. Although kumbaga yung Kapitolyo ng Tarlac province nasa Tarlac City pa rin. So, yan ang mga basic na mga information, ma'am, about our town. At tanda natin na yung Tanyedo na ito, dito magmumula yung revolutionary leaders natin. Yung paano natin malalaman yung mga revolutionary leaders natin, ma'am? Tingnan natin yung mga streets sa ating bayan. At makikita mo dyan na meron tayong F. Tanyedo, yung pinaka-busy street ng Tarlac. Yan po ay nagmula sa pangalan ni Don Francisco Tanyedo. Si Don Francisco Tanyedo po ay siya po ay isang Mason at siya po ang namuno ng himagsikan dito sa Tarlac, dito sa Tarlac-Tarlac, Katipunan. At kasama ho niya yung kanyang bayaw na si Procopio Hilario. Nagmula sa Pampanga. Kapatid po siya ng revolutionary leader ng Pampanga na si Tiburcio Hilario. So, makikita mo yung pag-uugnay ng mga revolusyonaryo noon. Magbabayaw, no? At yes, kasama po po. Magkakamag-anak. Correct. Magkakamag-anak. Kahit hanggang ngayon, di ba, may mga ugnayan yan. Si Siriaco Santos, si Santos, at saka si Candido Ancheta. Kaya may si Santos Street at Ancheta Street tayo. No? Opo. So eventually of course makakasama nila kasi sayang kasi namatay yan si F. Tanyedo. May nakaaway yan na Guardia Civil at hindi niya ikinanta yung kanyang mga kasama sa Katipunan kaya siya pinatay ng mga Espanyol. So nakakalungkot isipin yan si Francisco. Yes. Hindi ito po'y siniwalag yung kanyang makasama, ano? Oo. Pero mga taga-Tarlac, handang ibuwis ang kanilang, maraming nagpakita na handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa ating kalayaan. Diba? So, kasama nga tayo dun sa walong sinag ng araw dahil isa tayo sa mga unang nagkaroon ng Katipunan dito sa Pilipinas. At isa tayo sa pinagdeklarahan ng martial law dahil pinagsuspecha na tayo na may Katipunan by 1896. Kaya tayo nasa walong sinag yung lalawigan ng Tarlac. At eventually, of course, yung tagalapas naman na taon na si
si tawag General dito, Makabulos. Si General Makabulos, Francisco Makabulos, eh ano no, isisimulan yung imagsikan sa Tarlac at pangungunahan yung pagpapalaya sa ating bayan. So yung tribunal sa Tarlac, sinugod nila at yun yung naging sanhi ng ating pagkalaya. So pagkalaya mula sa Espanyol at naging bahagi si ang Tarlac ng kasaysayan, lalo na nung ilipat po ni General Emilio Aguinaldo dito mula sa Malolos yung ating unang republika ng Pilipinas. At ito po ay noong June 1899 hanggang November 1899. So bago po tayo na panzer movement ng mga Amerikano, bago tayo na itin, no? Eh dito tayo sa Tarlac nagkuta. And eventually of course si Gregorio del Pilar ay ano naging magiting na general eh bago ho ano kumbaga umalis yung Tarlac sa kanyang kabisera bago namatay si Gregorio del Pilar sa Tirad Pass December 2. Kasi paalis na nga si Aguinaldo papunta sa kabundukan. So, Tarlac yung naging pinakahuling formal headquarters ng ating republika bago po sila nag-alsabalutan. So, sayang yung ano no, pero maganda yung record po ng Tarlac, Tita Leng. Dahil yes, oo nga. Maganda tama kasi po, ano? Ang unang paper money at coinage ng himagsikan ay minint sa Tarlac. No? Mm-hmm. Tapos ano, nasa Tarlac din na nagkaroon ng iba't ibang mga panukala. Yan, may ilalabas po akong paper sa National Historical Commission of the Philippines Journal. Na yan ang pinapakita, yung history na yan ng ating Revolutionary Congress. At syempre, malaki yung tulong ni Sir Lino Dizon sa mga impormasyon na yan. At ilalabas po natin yan na maraming panukalang batas na dito isinagawa. Dito po nilipat yung unang UP at dito nagkaroon ng unang graduation, yung unang universidad na mga Pilipino ang namahala. No? Yung Universidad Literaria Scientifica dito sa ano no ng Republika Pilipina. Dito yan sa Tarlac ano sa kumbento. So, kung titingnan natin Tita Leng, yung College of Engineering ngayon, diyan po dati yung Casa Real ng Lalawigan. At yung Casa Real na yan, diyan po nag-headquarter si Emilio Aguinaldo. Kaya sa College of Engineering, nandiyan po ngayon yung museo, yung Tarlac Study Center ni Kong Lino Dizon. Makikita nyo yung kasaysayan ng Tarlac dyan. At yung eventually, of course, dumating yung mga Amerikano, dito naman tinatag yung First National High School in the Philippines. TNHS. Yes. Hindi ako nagkakamali. Yung mga first teachers natin, Prof, mga Thomasites. Correct. Tama ba yun? At yung mga Thomasites, tama. Si Mr. White, Frank White. Diba? Mm-hmm. At yung first provincial hospital ng mga Amerikano dito sa Pilipinas ay tinatag nila dito sa Tarlac. At ito nga po yung katabi natin dito sa Perlane na Tarlac Provincial Hospital. So yun ang mga impormasyon natin. Of course, naranasan natin yung digmaan. And by Lino Dizon, si Honorable Lino Dizon noon, 1970s, ay gusto nang iangat to Tarlac City ang Tarlac, kaso nabimbit. At of course, nang mangyayari dyan, pagkupo ni Mayor Manalang, 1902, Elasio Ace Manalang, ay nagkaroon ng tinatawag natin na mga resolutions upang ang Tarlac ay maging lungsod na. At nakakatuwa ito kasi ang nangyari eh, siyempre nagtulungan, kasi nagkaroon ng ano, recently, nagkaroon ng parang debate, sino ba ang father of Tarlac Cityhood? Diba? Mm-hmm. Si Mayor Alang ba o si Congressman Aping Yap? No? Eh para sa akin, wala akong ano yan. Pareho silang fathers yan. Kasi siyempre, mm-hmm. sa tanong niya, nung mayor si Mayor Hayes, sa kanya magsisimula yung mga ano, yung mga paperwork, diba? Yung resolution sa dito sa sanggunian ano hindi ako nagkakamali panahon ni BM Noel Soliman o ni Jojo Briones nakalimutan ko na pero siyan yung mga panahon na yan eh at ang nangyari ay nagkaroon ng resolution at syempre yung resolution ng sangguniang bayan ito dininig ni Congressman Aping Yap kasi siya po yung mambabatas tama po opo pwedeng walang mapagpapail kaya
talagang kasama din talaga sa storya si Governor Yap, no? So si Sir Aping ay sinusponsor nito sa Kongreso. Ito ay nanalo. At ang problema lang, of course, ay dahil naabutan na noong 1998, dahil malapit na ho yung halala nun, eh, syempre, mukhang baka mayari yung bill, eh, nakakatuwa ho, eh, nagkaroon ng special session si President Ramos, nag-request para yung mga batas daw ay maipasa. So, February yun, nagpunta si na Mayor Ace, ang tokwento niya to, nagpunta si na Mayor Ace sa Senado, pinunpunta si Neptali Gonzales, baka naman pwede yung i-agenda nyo na itong cityhood namin. So isang linggo sila doon sa Senado na nagre-request. At of course, ang nangyari, sabi ni Neptali, punta nyo si Kintatan. Sige, okay yan, pero punta nyo si Kintatan, dapat may mag-sponsor. At sabi naman ni Kintatan, lapitan nyo yung ibang mga senador upang ma-oprubahan yan. So ang nangyari ay lumapit nga itong mga taga-Tarlac sa mga senador na ito. At of course, eventually, at yun na nga, sa sobrang nervous nga ni Mayor daw, nagkalagnat daw siya ng dalawang araw. Dahil, syempre, hindi natin alam kailan ipapasok itong sa agenda, itong cityhood. But of course, eventually, nung tumayo na si Kintatan, tumayo din yung Maseda na ganun daw sila, ni-nervous daw sila. Baka daw si Maseda ay sabihin ay i-block natin yan. Oh? Kaya nangyari, biglang nagsabi si Maseda na ay sama niyo ako sa mga sponsor yan. So, nakahinga sila ng maluwag. After one week, ay nangyari ay nagkaroon sila, naiuwi nila yung Senate bill. Of course, eventually, of course, pinano yan, ano? Pinagsama yan. At nung Marso, hindi ako nagkakamali, ha? Sana tama ako. Kaya na, ganun na, oh. Kumbaga, napirmahan na ni Pangulong Fidel V. Ramos bago po siya bumaba sa pwesto. Yan ang kaya meron tayong Tarlac City ngayon ay dahil dyan. Ano yan? Tama, Marso, ang House Bill 6863 at maging yung Senate Bill. Nakalimutan ko lang kung ano yung numero ng Senate Bill. E, dalawa yan, siyempre, House Bill, Senate Bill, ay pinagsama at yan po ay ginawang batas. At nagkaroon ng plebisito, April 18. At yun na nga, by April 19, pinoklaman na po na yung Tarlac-Tarlac ay naging City of Tarlac. At ngayon, siyempre, tuloy-tuloy yung kasaysayan yan na pinamunahan naman tayo ngayon ng napakasipag nating mayor. So ngayon, Father of Tarlac City, di ba? Father Ace Manalang, Father Aping Yap, di ba? At siyempre ngayon, pinapatuloy na kina ng ating bayan, ng ating lungsod na si Mayor Cristy Angeles. So, ano yan? Yan ay nagpapatuloy na kwento, na bahagi tayo, kasama tayo sa kwentong iyan ng ating lalawigan, ng ating lungsod actually, no? Kasi piyesta nga natin. At nakakalungkot lang, kasama sa history natin ngayon, ay yung pandemic. Diba? Opo. Nararanasan natin until now, Prof. Xiao. Kayo kasama dyan sa pag-uulat, pagsusulat ng kasaysayan ng ating bayan, paano ba natin kinonfront itong COVID-19 pandemic? Yan ang isa sa ating mga kailangang makita. Na i-examine din natin tama ba yung mga ginagawa natin, di ba? Bagamat ang ating mga opisyalis ng pamahalaan ay maraming mga pinag-uutos tungkol sa safety, tayo ba ay tumatalima? Nagmamask ba tayo pag lumalabas, di ba? Lahat po yan ay magiging bahagi kasi kung hindi po tayo susunod, lalaki yung ating COVID-19 incidences. Malalagay sa kasaysayan na talagang baka hindi sumunod ng mga tablaki nyo. kaya naman, sunod naman tayo. Sumusunod naman yung ating mga kababayan, ano? And sa mga incidents, medyo mababa na rin, ano? Mababa na rin yung mga incidents natin dito sa Tarlac Province and Tarlac City. Kasi parang ang dating siyempre, kailangan ang maisulat na kwento ng Tarlac ay nalampasan natin yung pandemya na yan. Mm-hmm. Yan talaga yung kailangan natin isulat, kumbaga, pagdating ng panahon. At kasama na ho, dyan sa sinusulat natin na kasaysayan ng ating lungsod, ay yung hindi na ho tayo
anong tawag dito, hindi ho tayo nakapagdiwang ng ating fiesta. Ang tama. Fiesta is a festival natin, Prof. Talagang bawal eh, di ba? Bawal pa rin yung mass gathering. Sa katunayan po, yung procession natin, no participants eh. Doon sa mga activities na... Yung, ano yung mga slated natin na events? Online po ba ito? Actually po, yung 19 natin, mamaya ano, yung 4:30 to 5 ay kung sandali po. At ito yung ating pong isang activity na motorcade. Then by 20, yung procession po natin. So bali yan po, yung mga ano natin. Pero yung wala, procession wala, by tomorrow nyo, walang masyadong ay no participants. No participants, ha? So ilalagay lang yan sa internet. Diba? Malamang. Mm-hmm. At malamang ano, po. Kasi, diba, naalala nyo, kapag ka birthday ko, January 19, pag nagpaparada po, dahil sa birthday ko yan eh, nagpaparada po ang ating bayan. Then, nagbibiro lang po. Araw na ito. Nagbibiro lang ako. Pero ibig sabihin, dahil bisperas ng, kaya feel na feel ko eh, na parang nagse-celebrate ang Tarlac para sa akin. Tama. Oo. Actually, ito yung pinakamalaking ano eh, sabihin na nating celebration po yung 19 because of the parada, di ba? Correct. Yan po nakakatuwa yan kasi may dumadating diyan. Makikita mo nung unang panahon, naalala ko pa nan, nagmamarcha po yung mga veterano. Nung tama po. Kasama si tatay ko sa mga nagmamarcha. Sumisigaw sila. Lumaban kami sa mga Hapon. Ayun na siya, tatanda, pero sila pala yung lumaban nung Hapon. Tapos maliban pa dyan, siyempre, yung mga artista. Dahil naalala nyo, nung panahon ni Mayor Manalang, at hanggang ngayon naman, di ba yung mga... Opo, kasama yan. Crowd growers, yung mga artista, iba't-ibang establishments na so regular na sumasama po sa parada, bro. Oo, ang dami kong artistang nakita dyan. At ako nung 1989 actually, naging isa ako sa mga ano, nagsumama sa Miss Tarlac, bata ako noon. Ako yung merong ano, merong costume na ako ay manok. Ah, at talaga? Ano, no? Oo, manok ako, manok. Tapos nakita ko yung nanay ko sa crowd, umiyak ako kasi iniwan namin. Nasa crowd ng San Sebastian Cathedral, pati si Tita Mercy yata kasama. Ano namin yan? Tradisyon namin ni Mercy na pupunta kami doon sa mapuhanap kami ng magandang pwesto kasi gusto namin makita yung mga artista eh. Diba? At, tama po. Siyempre noon, nagkaroon na ng eventually, nung 20, diba, meron tayong mga procession, yung religious, nakapista na alam mo, nalulungkot ako kasi parang hindi masyadong na-highlight. Alam mo, maganda ngayon sana. Hindi ko lang alam, baka hindi ko rin alam kung ang San Sebastian Cathedral ay mayroong online presence kasi maganda na di ba may mga yung misa nila live kasi itong simbahan namin dito sa Perlay meron eh, hahanapin ko yan pero hindi masyado hindi ko nakikita eh, hindi ko na sa YouTube kung nagla-live po sila ng kanilang misa, no? Tahimik na tahimik, ma'am, parang tahimik na tahimik kapag ano, kapag yung religious kasi alam mo nag-procession pero parang yun walang masyadong coverage kahit sa cable. Ang naka-cover, yung ano, yung tinatawag natin na ano, na yung mga ballroom dancing sa plaza, di ba? Yung mga Tarlac Ladies Association, yung mga ganun, na merong, at saka yung Miss Tarlac, syempre. Miss Tarlac. Yung, opo, yung beauty pageant na yan. Activities natin nung wala pa tayong pandemic. Correct. Pero po, nakakamiss ka na pag-usapan natin eh. 4:30 to 5:30 motorcade. Oh, ngayon meron, no, motorcade. Motorcade. So sana pa ano, tuloy-tuloy 'yan kasi motorcade naman 'yan, hindi naman mabaga. Yes. Naman opo. Si ano 'yan, mamaya pa tingnan natin 'yan. I'm sure may mga update po tayo sa DZTC para diyan. Mhm. 8 PM naman po yung procession without participants. Bukas naman 'to, Prof. Bukas. Ayun, tamang-tama. So 'yan, mapapanood na natin 'yan. Makakasama din tayo online. Eh yun nga, yung ballroom dancing, naalala ko yun kasi there was a time na sumali ako sa City Seal competition.
Natalo ako. Naalala ko yan ah. Pangatlo nalalo na. Nalalo po ba kayo noon? pangatlo ako. So hindi napili okay, yung design ko. Pero ang ginawa kasi nung nanalo, dinagdagan niya lang yung dating seal ng mga bagong elemento. O syempre, magandang idea yon. E ako kasi pinalitan ko ng buo yung seal ng Tarlac eh. At may historical nga ako na paliwanag sa bawat, ano na, minsan nga ilabas ko yan, ano, sa aking FB. Pero yun, naalala ko kasi inawardan ako ni Mayor Manalang. Actually, dalawang beses pala akong inawardan ni Mayor Manalang dyan, ano, sa plaza na yan. Eventually, of course, oh, yung may plaki ako, third place. Siyempre, talo din naman ako, pero gustong-gusto ko yung plaki na yun eh. Hindi ko alam kung nasan, nasunog na yata yun. But anyway, yung isang ano ko, yung isang award ko dyan, parang anniversary yata ng cityhood. Noong ako ay binigyan ng award bilang natatanging Tarlakenyo, outstanding Tarlakenyo in the field of journalism. So, yun ang mga, ano, no, may mga awards, minsan kapag piyesta. At nagkaroon pa noon ng, ano, no, dahil nagkaroon tayo ng parang dalawang piyesta, yung cityhood na piyesta. Nagkaroon pa ng Malatanglak Festival, eventually ngayon, Kaisa Festival. Kaisa sa atin, po ngayon, opo. Festival ngayon, mm-hmm. Diba? Oo. So, yun ang, ano, no, na-miss natin. Kaya napag-uusapan natin. Ako talaga, nag-volunteer talaga ako kay Tita Leng. Dahil wala naman tayong magawa ngayong pandemic para ipagbunye yung ating piyesta, eh sasama na po ako. Kumbaga, ito na yung contribution ko para meron na po tayong maalala at maipagdiwang sa araw na ito. Yes. Alam mo, Prof, napakaganda, lalo na yung history ng Tarlac, ano? Kung paano tayo naging lalawigang Tarlac at kung sino-sino yung mga immigrants o kung sino-sino po yung nag-migrate dito sa atin, ano, nabuo, iba't ibang mga pamilya na binanggit nyo kanina, Miguel, Castaneda, Briones, at iba pa, no? And yung kaya tayo nasa ang lalawigang Tarlac, eh, nasa walong sinag po, ano? Ang ating bandila. So, that's it. Yung hindi natin dapat kaligtaan yung mga napakahalagang mga kaganapan nangyari dito sa ating pong lalawigan at kung paano tayo na-liberate from the Spaniards. Prof, malaking bahagi yan, ano? So, nagpapasalamat din naman ako dito sa Radyo Magazine na di mo naman ako nakakaligtaan, ano? At lalo na, ito naman eh, for the information ng ating mga kalalawigan po, ano? At least, na-appreciate nila. Nalalaman nila, ano? Yung history po, storya kung paano tayo naging dalawigan at kung sino-sino yung mga dapat nating pasalamatan. Iniinganyo ko po ang ating mga kabataan, lalo na yung mga may hilig sa social science, na baka naman po, bekena men, pwede po na kayo ay maging interesado po sa history. Ang dami pong pwedeng isulat, tulungan natin si Serlino Dizon. Diba, panahon ng gera, ano na Marshall Law, kahit post-EDSA, ay magkaroon ng mga bagong mga pananaw sulatin tungkol sa history ng Tarlac. So yun po ay ang ating gagawin. So yun. Salamat po Ma'am Leng sa pagkakataong ito. Ako ililipat na kayo sa Nagong Loren, pero ipapaabot ko po ang pagbati. Opo, na makasama kita ngayon kahit na pareho tayong work from home. Sa internet, ano, nagagawa niya yung dalawang the interviewer and the interviewee sa yes, program ito, ano, at live pa kabahagi 8 to 8 kilohertz and sa FB Live. Prof, happy birthday, enjoy your birthday at enjoy your stay. Alam ko kung di na nagka-pandemic eh, hindi ka masyadong natatagal dito sa ating dito sa Tarlac City, ha? Diyan sa iyong napakagandang bahay, ano? So, pero Tita Leng, Tita Leng, po, alam ko meron pa kayo mamaya with Senator Ligarda. Go ahead. Opo, 98 days to go before the National Quincentennial. Panahon po ito ng ating
ano sa ano no yung pagdiriwang ng ating victory at lapu ni Lapu-Lapu. Minsan Ate Taleng, pag-usapan po natin 'yan. Yes, opo. Para alam din natin. Always welcome. Yes, 500 years. Yan, na prop. 500 years of Christianity in the Philippines, 500 years of the victory of Lapu-Lapu. Very important po mga events 'yan na mangyayari sa Abril. Na magiging may bahagi po ako dyan kasi isa po ako sa nagsusulat ng mga kasaysayan na nilalagay dyan. Kaya po, maraming salamat po sa inyo at basta sana po maging mas interesado pa tayo sa ating nakaraan. Marami na hong ginagawa yan dahil sa Facebook natin. At binabati ko po lahat ng ating mga kapamilya, Briones, Chua Clan, at syempre yung mga taga Tarlac City Kapung, o laking Tarlac ka kung yung ating mga kapatid dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, batiin ko na rin siguro si Mardel, si Miss Kalayag, ano, na matagal ko ng... Saka lang, good morning, Chairman. Ayan, tinatawag na ako ng ating mga, ano, kababayan. Sige, ma'am, thank you po. Yes, Prof, thank you so much. Happy birthday po. Salamat. Salamat sa inyong, po. Pagbabahagi ng history of kwento ni Apong Baste at ang ating lalawigan and Tarlac City. Prof, happy birthday. Stay thank safe. Salamat po. Bye-bye. Yes, bye-bye po. Okay, mga kabakit dito sa Radyo Magazine. Alam nyo, napaka maimpormasyong umaga, makasaysayang umaga at talagang ang dami po nating natututunan ano, sa ating public historian. Na talaga pong siya ay so helpful, ano? Hindi lang sa program natin, kundi para maipabatid niya po, especially sa mga kabataan, adults, and everyone na mga nakikinig sa atin kung nasa likod ng kwento o storya, ano? History of our people. Yes, opo. Yung kwento ni Apong San Sebastian at ilang mga bahagi pa na na-share sa atin ano about Tarlac, lalawigang Tarlac and the Tarlac City. Thank you, Professor.